Hello, good evening mga kamatsay. So dito po tayo sa likod ng area natin. So nag-spray sila ngayon ng sesame. So kung makikita ninyo, drone na po ang ginagamit nila pang spray. So ganyan na po ka high tech ang mga farmers dito sa Taiwan. So maliit lang po na area ito, pero drone po ang ginagamit. So tayo ay nagpa-practice po ng natural farming or chemical free farming. So against po tayo sa paggamit ng chemical sa pag-spray sa halaman natin. Ang paggamit po ng chemical mga kamatsay is may malaking epekto sa health natin, sa environment, sa lupa, sa hangin at sa ecosystem natin. So may tanong ako sa inyo mga kamatsay, nai-imagine nyo ba ang sitwasyon noon ng mga lolo at lola natin na hindi pa ganun kalawak ang paggamit ng chemical? So yan din po ang rason kung bakit mas mahaba ang buhay ng mga lola at lolo natin. Hindi dahil sa gulay ang kinakain nila. So ang kinakain po nila ay hindi lang gulay, kundi chemical free na gulay. So yan po ang isa sa mga rason kung bakit umaabot sila ng 100 years. So ngayon ang lifespan ng tao is nasa average na ngayon is nasa 80. So masaya ka na kung umaabot ka pa ng or aabot ka pa ng 80. At sa experience ko mga kamatsay, dati ang ilog namin is marami pa pong isda. So pagdaan ng ilang dekada, nawala po yun lahat. At dati mga kamatsay, makakakita pa tayo ng iba't ibang kulay ng mga tutubi at mga paru-paro. So kung makakita tayo niyan noon, sobrang saya na tayo. So ngayon, hindi mo na yan makikita. So hindi na yan ma-experience ng mga anak natin, ng mga anak ng anak natin. At isa pa po sa pinaka masamang epekto nito mga kamatsay is naging chemical dependent na po ang lupa natin, ang mga halaman natin. So yan po ang pinakamalaking problema na pinapasan ngayon ng mga farmers natin. At tayo bilang nagpa-practice ng natural farming mga kamatsay is sumusuporta po tayo sa natural na paraan ng pagsasaka. So lahat po ng idea natin, sinishare natin para mabigyan ng option ang mga farmers natin na hindi na po maging dependent sa chemical. So maraming option po na pwede nating gawin para mabawasan po ang problema ng mga farmers natin sa pagsasaka. At hindi lang po ang problema ng mga farmers natin ang masusolusyunan kapag nag-practice po tayo ng natural farming. So may balik po natin ang biodiversity, ang pagkabalansi ng ecosystem natin. At igit sa lahat, maprotektahan natin yung lupa natin na huwag tuluyan masira. At ma-preserve natin ito at may pamana natin sa next generation na okay pa po ang lupa natin. So ang bottom line, ang purpose natin dito is ibalik yung sigla ng kapaligiran natin at masolusyonan natin ang problema natin sa kalusugan. So yan po ay sarili kong opinion mga kamatsay. So nirerespeto ko po kung ano yung pananaw ninyo sa sitwasyon natin ngayon. So ako po bilang nagpa-practice ng natural farming, priority natin ang kalusugan ng bawat isa. So yan lang po muna ngayon mga kamatsay sa mga bagong subscriber natin. Thank you po. God bless po. Bye-bye.